Sa ikalawang pagkakataon, nabiyayaan po ating bansa na mabisita ng Incorrupt Heart Relic ni St. Camillus De Lellis, ang patron saint of the sick, nurses at hospitals. Pero paano nga ba ang isang dating sugarol ay naging santo? Panoorin po natin ito. Isang makasalanan na tumalima sa tawag ng Panginoon na ialay hanggang ang kanyang huling hininga sa pagsisilbi. Siya si St. Camillus De Lellis. Father Rodel, sino po ba si St. Camillus De Lellis? Si St. Camillus De Lellis ay ang patron saint of the sick, nurses, and hospitals. Siya isang Italiano. Pero bago siya maging santo, hindi rin biro yung pinagdaanan niya. Diba? Grabe yung struggle niya rin. Kumbaga, tao din siya eh. Diba? Yes, isang ordinary yan talaga, person na makasalanan, sabihin makasalanan natin. Makasalanan, okay. Ang kanyang ano is mahiling siyang magsugal. Mm-hmm. So yung mga play of chance, yung mga dice, no? At saka isa siyang mercenary, yung tinatawag nating soldier of fortune. Okay. Napunta siya sa punto na pati yung kanyang uniform, pati yung kanyang mga sandata, ay nawala dahil sa kanyang pagsusugal. Paano po siya naging patron ng mga may sakit, ng ospital, ng caregivers, nurses, doctors? Kasi siya mismo may sakit siya. Meron siyang sugat sa paa. Sa kanyang pagpunta sa ospital upang ipagamot ang sugat, tinawag ng Diyos si Camillus upang magsilbi sa mga may sakit na tulad niya. Tinatawag din siyang giant saint. So literally, saint. Binubuhat niya ang mga may sakit sa kanilang mga papunta sa kama, sa pagpapaligo, no, sa pagkapakain. So gusto niya talaga, sabi niya, we should serve the sick like a mother tending to her only sick child. Si St. Camillus nga ang naging instrumento ng Panginoon upang buong pusong ipadama ang kanyang pagmamahal sa mga may sakit. Sa kanyang pagpanaw noong 1614, kinuha ang kanyang puso upang ipreserba at iikot sa iba't ibang panig ng mundo. At isang pambihirang biyaya para sa bansa ang muling pagbisita ng Incorrupt Heart ni St. Camillus. Noong unang punta niya, 2013, 2 weeks lang. So ngayon, mas maraming pagkakataon na ma-venerate siya ng mga tao. Hindi lang po mga simbahan ang bibisitahin niya. Hindi no? lang, pati mga hospital bibisitahin yun. Niya. Kumbaga, talagang direkta niya nang pupuntahan yung mga yes, may sakit. Ang pinaka-mensahe talaga ng buhay ni St. Camillus ay parang sinasabi sa mga may sakit at nawawalan ng pag-asa. Nakasama palagi nila ang Diyos kahit sila'y naghihirap. Hindi man sila mabagyan ng tinatawag nating physical healing, pero madadaman nila no, yung kagalingan ng kanilang espiritu na makapagpanatag sa kanilang kalagayan. Tulad ni St. Camillus, naway ang ating pananampalataya maging matatag at buhay hanggang sa ating huling hininga.